Hey guys! Kumusta kayo? Welcome or welcome back to my YouTube channel. For today's video, ay tatalakay na naman po natin ang Pupu application. Pero this time, magbibigay ako ng tutorials about doon sa mga baguhan na sub-agent or agents or kakatayo lang ng iyong agency. Like, paano mag-add ng host, o paano mag-release ng host, at paano mag-transfer ng coins dito sa ibang account. Okay? So, tama yung narinig nyo guys. Dapat agent account po yung pwede kayong mag-transfer ng coins sa iba't ibang account or Pupu user. Okay? Pero syempre, bago tayo mag-start sa video, alam nyo na, make sure muna na nakasubscribe ka at naka-hit all the bell button ka para ma-notify ka every time na may bago akong video na i-upload. Sa channel ko po ngayon ito guys, nag-upload ako ng mga tips, tutorials, reviews for fitness, for beauties. Nag-upload din po ako ng mga legit paying apps na kung saan ay pwede tayong kumita ng extra income online. Kaya naman ay mag-subscribe ka na! So ayan, para din sa mga gustong maging sub-agent ko, feel free po na mag-message kayo sa aking FB page. Ito, ilalagay ko din po yung link niyan sa my description box or sa comment section. Ipipin ko po siya doon para mas mabilis niyong makita yung aking FB page. Okay? Itatayo po natin yung iyong sariling agency. Okay? Ayan. So, without any daldal, arat na po sa video kung paano mag-add ng host o paano mag-release ng host at iba pang mga gagawin dito sa iyong agency, okay? So, arat! Hey guys, welcome back. Ayan, ang una ko pong ituturo sa inyo para sa mga bagong sub-agent or agent kung paano mag-add ng host. Meron tayong dalawang way kung paano mag-add ng host. Una ay, eto, pumunta tayo sa ating mga profile account. And then scroll down kayo, meron kayong makikita ang agent. Yan, kasi nga po agent na kayo. Pindutin lang po natin ng agent. And after that, meron kayong makikita dito, ayan, add host. So, i-click lang po natin yung naka-red dyan. And ayan, dyan. And invite host to join agents. Host ID and code will be provided by host. So, ito po yung host ID. Bali, hihingin nyo lang po sa kanya yung ID niya and then yung host code niya po. Tapos, i-click natin itong send invitation. Bali, yung host code po ay makikita lang din dito. Ayan, merong sample. Nasa profile lang din natin. And then, click natin itong my agent. Ayan. Dyan nyo po makikita yung host code nila. Ayan. Katulad nito. Method 2. Ayan. ID number and then yung host code. So, yan po yung isang paraan para mag-join or sumali sila sa iyong agency. Ayan, ikaw po yung maglagay niyan. And meron namang isang way. Ito po yung lagi ko ginagawa talaga. Mas mabilis po kasi ito. Ibigay mo lang po yung ID number mo sa kanila. Tapos, sila na po ang bahala niyan. Mag-enter dun sa my agent. I-enter lang po nila yung ID number mo and then mag-okay lang po sila doon. Then after that, mag-send ka lang ng screenshot as a proof na nakapag-join na nga sila sa iyong agency. Then mag-notify naman yan sa messages mo dito sa Pupu. Pero mas okay pa rin na meron silang proof na ipapasa sa'yo para hindi ka malito. And alam nila kung ano yung pangalan ng tao na nag-join. Or alam mo yung a name ng tao na nag-join sa agency mo. Ayan. So, tapos na tayo sa kung paano mag-add ng host. Next naman guys, ay paano mag-release ng host dito sa iyong agency or sa ating agency. Dati kasi, kapag mag-release ng host ay medyo mahirap or matagal kasi magme-message ka pa sa customer service.
dito sa, ayan, dito sa customer service. Ito, yung help. Magma-message ka pa dyan na gusto mong mag-release. Bali, hihingin mo yung ID number nila. Tapos, ima-message mo dito sa customer service na gusto mong i-release yung host na yan. So, ngayon, meron silang bagong nilabas na paraan na mas mabilis. Pupunta lang sila sa my agent. Sa my agent na, ano nila, button dyan sa my profile. And then, i-click lang po nila yung I want to quit in the agency. Yun lang po. Tapos, nasa sayo na yan, mag-notify sa'yo na merong host na gustong mag-quit. Ang gagawin mo lang dyan, nasa sayo na yan, kung i-approvean mo ba or i-refuse mo. So, kung gusto mo siyang i-release, pindutin mo lang yung accept. Ganon. So, mas mabilis po yun. Hindi katulad dati na kailangan mo pang mag-message sa customer service. Ayan. So, ngayon, sila na po yung mga gumagawa niyan. And ikaw, i-accept mo lang or i-refuse mo lang. Depende sa'yo kung gusto mo silang i-release. Okay. So, proceed naman tayo sa next. Kung paano mag-add ng, no, paano mag-transfer ng coins sa mga agent account natin papunta sa iba't ibang account user, ma-agent man or user account. Dito lang din yan sa profile natin. And then, meron kayong makikita ang coins trading. Ayan, coins trading. Pindutin natin yung coins trading. Dito. So, ayan guys. Ito, meron coins trading, exchange, top up, transfer to, transfer amount to his, her coins account, agent account. So, for example, ako gusto kong mag-transfer sa aking personal account. So, ayan. Lagay lang natin yung ano dyan. ID number ko. And then, mag-select lang tayo. Maglagay tayo ng amount kung magkano yung gusto natin i-transfer. So, dito guys, ang minimum po is 15,000 coins yung minimum para makapag-transfer ka. 15,000, pataas na po yun. Kung, ayan, 15,000 pababa, hindi po pwede. So, halimbawa 15,000. Ito example lang guys, pero hindi ko muna isi-send kasi meron pa akong coins. Tapos, click lang natin itong coins account kasi nga sa sarili kong account isi-send. So, ayan. Tapos, i-click lang natin itong transfer. And then, automatic na po yan. Mapupunta na po yan sa account ko. So, kapag agent naman, yung gustong, halimbawa, gusto mong magbenta ng coins, tapos agent account siya. So, i-click mo lang itong agent account. Ayan. Tapos, dito sa details, makikita mo yung mga transaction mo dyan. Like ito. Ayan. Yan yung mga bumili sa akin ng coins. O, ganun lang. Dito, guys, pala, halimbawa, nakaabot ka na ng, halimbawa, meron kang 100,000 na points. Pwede mong i-convert yon. Like nito. Pwede mo siyang i-convert. Pindutin mo lang yung points. Iko-convert mo into coins or exchange points for coins. So, pindutin mo lang ito. Ayan. Tapos, i-enter mo lang halimbawa itong code na to as a verification. Tapos, pindutin mo yung exchange coins. So, dito guys, yung 100,000 mo na coins, equivalent ay points, sorry, 100,000 na points, equivalent po niyan is 92,000 coins. So, ayan. 92,000 coins. So, kung ikaw gusto mong mag-coin seller, pwede mo itong gawin. Mag-exchange points ka lang. From points to coins, tapos ibenta mo at ikaw na pong bahala kung magkano yung gusto mong ipresyo. Basta yun lang yung gagawin mo, okay? So, ito yung mga rules description, exchange points for coins, ayan. Single purchase amount, $50, ayan, meron naman dyan, nakikita nyo. Ayan, tapos, ito naman, after exchanging successful, the agent credit account will be increased, the first band coins, ayan. Cancellation is not allowed after exchange. For small amount purchase, please buy from coin
seller. If you have any concerns of the price, agent tells to users, please contact corresponding regional admin for further consulting. So, ayun lang. So, ayan guys, sobrang dali lang naman. And, ayan, katulad sa akin, meron akong, ano na dito, 242 na points. So, nakadepende na sa akin yan kung gusto ko siyang i-cash out or gusto ko siyang i-exchange points to coins. Kung halimbawa merong bumili or gustong bibili ng coins, ayan, i-exchange ko lang siya or i-convert ko into coins. And automatic na po yan, matatransfer dito sa coins trading. So, ayun lang muna for today's video. So, ayun lang po muna for today's video. Sana po nakatulong sa inyo itong video na to. At kung nakatulong sa inyo, bigyan niyo po ako ng malaking thumbs up. At huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe para okay tayo dyan. So, thank you for watching guys. See you in the next one. Babush!